Mga kabalika, tayo po'y nagbabalik sa ating talakayan at partner, meron tayong panauhin ngayong hapon. Yes, oo, at magandang hapon muli sa ating mga taga-pakinig sa buong Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kasama po natin ngayon, mga kabalikad, ang chairman and CEO nito pong Guardian Stop Global Warming Foundation Incorporated. Ganda nito, partner, ha? Saan po natin si Ginoong Jaime Leandro F. Reyes. Sir Jaime, gandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jaime. Magandang hapon na sa inyong dalawa. Wala pala si Professor Jun. So, Oo po. Oh, so kami muna po ang mag-i-interview po sa inyo. Tama po. So, again. Well, Kuya Jaime, ano po? Panungkol po dito sa meron po kayong gustong banggitin muna, ano, ibahagi sa ating mga taga-panig. Eh, babayaan ko muna kayong, sige, basahin muna niyo yung ipaparating bago po tayo mag-questionin, ano, sir. Go ahead po. Actually, sa nakaposto sa Facebook, ano, yung grupo naming Bulacan Organization sa aking kalikasan at wikang Pilipino. So, kaya lang ako nagpunta dito dahil usapan nga namin ni ni Professor June na i-discuss ko itong Bulacan Organization. Ikakapatid natin ito dun sa ating Guardian Stop Global Warming Foundation. Na 3 years na, no? Pero medyo maraming nagiging problema dahil sabi nga parang may hindi magandang impluensya yung ating guardians. Pero wala ho tayong magagawa. Ako ho isang guardians at wala pa naman akong ginagawang kalokohan. Sabihin na natin na makakasama sa ating bayan. Marami po tayong mga kilalang guardians dito sa Calabarzon. Puro magaganda naman po ating naririnig. Tama po. Kasi may kumbaga sa ano, yun yung mga fallout na sinasabi. Alright, okay. Mas nakikilala sila sa katalampaduhan nila. Yung iba. Pero mas marami ang matinong guardians. Matinong guardians. Correct. Ito nga, ano. Kasi meron tayong tatlong grupo na sa Facebook, ano, pero dadagdag namin itong Bulacan Organization. Actually, yung Kalikasan at Wikang Pilipino, isa si Professor Jun sa, ano, sa admin. Nagtataka nga ako, di niya ako nasabihan eh. Tuwing maga, nakakausap kami. Okay. Babasahin ko yung nakapost nung September 18. Sabi ko dito, linggo to eh, noong linggo, walang masyadong nagkaroon ng, sabihin na natin yung komento. Siguro, hindi pa nila masyado naiintindihan. Magandang araw po ng linggo sa lahat ng mga kabasa ng ating post o lathalain ngayong araw na to. Mabuhay po kayo at salamat. Meron tayong isang nadagdag sa tatlong grupo natin sa Facebook. Yung una po ay yung Kalikasan at Wikang Pilipino. Magsalita at sumulat ng wikang Pilipino para sa ating kalikasan. Bawal ang wikang Banyaga dito. Ang pangalawa ay yung Pilipino at ang tuwid na daan para sa mga reklamo at sitwasyon na gusto ninyo makarating sa ating Pangulong Noynoy. Kailangan malaman niya mga hining ng ating mamamayan. Pero ayaw natin dito ang tutuligsa sa kanya. Ang pangatlo ay yung back to basic para sa mga taong gusto pang humaba ang buhay gamit ang mga sinaunang pamamaraan. Halos kompleto na po tayo, ano po. Pero may isang nawawala. Kung saan kukuha ni kabubuhay ang ating mga mamamayan. Ito ang kulang kaya tayo gumawa pa ng isang grupo. Ito nga yung Bulacan Organization na katulad ng salitang guardians. May ibig sabihin ang bawat letra nito. At ito ay gagawin na ding organisasyon na itutuwang natin sa Guardian Stop Global Warming Foundation Incorporated. Ano ba talaga itong Bulacan Organization? Ang ibig sabihin po nito ay being unified to learn and conceive analytically for nature. Sa Tagalog ay pagiging magkaisa para matuto gumawa at maging eksperto para sa ating kalikasan. Ang organization ay alam na ninyo ibig sabihin, ano po, hindi pa, ito po yun. Grupo ng mga social na may iisang layunin. O sa English, a social group for a common goal. Alam na ninyo na hindi pa din. Pero siguro alam ng mga kapatid nating guardians to. Isa sa mga dahilan nito ay pagiging pagod na.
pagod na ng GSGWFI sa pagtuturo ng pisikal sa mga barangay at organisasyon na wala sa malalayang lugar at pagkaubos ng pondo na wala namang nangyayari. Tama, nakakatulong kami sa pagtuturo at pagkawala ng mga sakit sa mga lugar na napupuntahan namin, pero wala namang nagiging kapalit. Na ang ibig sabihin ay patulan ang mga teknolohiya na aming ino-offer. Sa mga nakausap namin ay walang problema, pero kailangan patingin sa itaas. At dito nagkakaroon ng problema. Sa itatayo natin Bulacan Organization, hindi na kami pupunta sa malalayang lugar. Puro online at live na pagtuturo ang gagawin natin. Maglalagay tayo ng oras at araw kung kailan natin ito gagawin. Mag-iimbita tayo ng mga eksperto para magturo. At ang mga gustong maging miyembro at makuha ng teknolohiya ay tanging ang namumuno lang sa kanila ang pupunta sa opisina o kakausapin sa telepono para pag-usapan ng iba pang kailangan. Ano-ano po ba ito? Pondo, struktura, makina at lote. Mga mahalagang bagay para magawa natin. Ang Republic Act 9003, isang batas pang kalikasan na kailangan magawa na upang makapagsalba pa tayo ng maraming buhay. Alright. Well, sir, una-una, ano po talaga yung ating tinututukan dito po sa Bulacan Organization? Yung solid waste management, kasi matagal na itong batas, Republic Act 9003, pero hanggang ngayon, marami namamatay pagka nagkakaroon tayo ng mga tawag namin doon, garbage slide. Sa bagay, yung latest, opo. Well, kasama rin po ba rito yung pagsusulong ng mga MRF sa bawat barangay, which is nasa batas kasi talaga yun. Dapat lahat ng barangay may MRF. Yun nga po eh. Kasi ang nangyayari ngayon, mali ang sistema eh. Ang dapat talaga, ang kumilos dyan is barangay. Ang mga likod bayan, sabi na natin punong bayan, sila ay yun lang mga wala nang pakinabang. Yun lang ang dapat nila pakialaman. Pero nangyayari kasi sa kasalukuyan, lahat eh, pinakikialaman nila eh. So, nagkakaroon ng problema talaga. Yes. At saka nangyayari po kasi, kadalasan, kasi kung sa batas talaga, bawat barangay, di ba, may MRF dapat, yung Material Recovery Facility. Yan ang talaga nasa batas. So. Ang problema pondo ng bawat barangay, hindi po natin malis, talaga merong barangay na kulang hindi sa po pondo. Talaga capable. Mm-hmm. Tama, no? Walang budget. Yan nga po, kaya nga po tinatayo natin itong Bulacan Organization na sa ganun, malaman nila saan tayo pwedeng kumuha ng, ng pondo. Pero dapat ito iutang. Nako. Kasi mayroon naman tayo magiging output eh. Organic fertilizer, saka aerial pits. Meron siya eh. Saka yung mga, sabihin na natin, yung mga residual na pwede pang pakinabangan. Di ba? So, ipapalikwas natin, makakabayad tayo ng utang, magkakatrabaho pa yung mga tao. Tama. Makakatulong pa sa kaligasan. So, ipaliwanag po natin yan, Sir Jaime. No? Ibig po sabihin ni Sir Jaime doon na po pwedeng kumita. Kasi yung mga MRF, yung mga may poproseso niyan, na ibibenda yun eh as mga pataba sa lupa, diba? O kaya kung may iba, yung mga ginagawang tiles, yung mga plastic, diba? Yung recycling. Recycling kasi yan eh. So, mga ganun yan. So, po pwede siyang magkaroon ka lang talaga ng panimula dyan, bawat barangay, eh pwede mag-ano yan, mag-suporta ng sarili, yung mga MRF. Pwede pagkakitaan talaga. Which is mas maganda ng gagawin, eh makikipag-partner. Halimbawa, sa mga katulad ng mga samahan po nila Sir Jaime, no, ng mga katulong na siguro makahanap ng mga katuwang na po pwede ipasok sa BOT. Yung built operate transfer siguro Sir Jaime ano pwede yung kasama rin naman sa aming ano yan eh sa aming article of corporation sa foundation problema kasi natin ano lumilipas yung araw napapagod na kami kalalapit sa mga likod bayan eh nagtuturuan sila nako totoo lang tuturo yung sangguniang bayan ayun magkakaroon ng session pero hanggang doon lang wala nang katapusan na session ng gusto nila. Kumbaga walang resulta. Oh, yun ang nakaka-stress. So ngayon, ang gagawin namin, kung ay kami tulungan ng mga lingkod bayan ngayon, yung mga punong bayan, direkto na sa mga organisasyon, sa mga barangay. Kasi kung hindi na natin gagawin yan, wala na eh. Correct. Oo nga po. Delikado na tayo at yung global warming, totoo yan. Yun eh.